Hello team, it's me again, Jacob, ang inyong coach. So today, tuturuan ko lang kayong paano gamitin yung mobile nyo sa paggawa ng ManyChat. So ito ay example lang, pwede kayong mag-create ng sarili ninyong idea. Gagawin ko lang to para medyo magkaroon kayo ng idea paano siya ginagawa sa mobile. So let's start. So kung napapansin nyo, may naka-setup na ako na sinave, na remember may assignment kayo na pinagawa ako sa inyo na mag-download kayo ng keep. So ito na ngayon yun, gamit ko na siya. So meron na akong baling naka-reading script. Kasi pagka mobile ang gamit mo at gagawa ka ng magkikreate ka ng root tools o sequence sa ManyChat, hindi kaya yung itinatype. So dapat kailangan naka-ready na yung mga script. So let's start sa greetings. So copy paste na natin siya. Copy natin siya. Pwede niyo ring gayahin to, pero niyo copy. Para tayo sa ManyChat. So ito yung isang aking ManyChat. Yung isa ko bali na deactivate na. So diyan tayo gagawa ng example. So yan yun. So punta tayo sa settings first. Saglit. Para maging ganito pala yung harap ng inyong dashboard ng ManyChat, kung nakikita nyo itong tatlong toolbox sa right upper corner, i-click nyo yan, tapos may magpa-pop up. Itong desktop site, dapat naka-check siya. Okay, tandaan nyo, dapat naka-check siya. Para at least halos buo mong makikita yung dashboard ng ManyChat. Remember ha, click mo yung tatlong toolbox sa right upper corner, tapos i-check, dapat yan naka-blue. Yan, nakita nyo naka-check. Desktop site, dapat naka-check ha. Okay, let's proceed. So, punta tayo rito sa settings. So, meron na akong naka-save kasi ito, deactivated na itong ano na ito eh. Wala na ito eh. So, meron na akong naka-save dyan. Pwede nyo lakihan yan ha. Zoom out nyo. Tapos, click mo yung select all. Di ba nag-copy na tayo kanina? So, i-click mo na lang yung paste. Yun. Yun na siya. Tapos, click mo yung save. Okay, click ulit natin. Okay. So, greeting save. Okay na siya. So, punta naman tayo sa automation. Okay, balik ulit tayo dun sa keep, yung ating sinave. So, sa main menu, meron na rin akong naka-ready. So, remember, yung nagtitraining kayo regarding with Bitly. So, itong URL na to, bali, pinaiksi ko na siya, pinaiksi ko siya gamit yung Bitly. So, kung may mga link kayo na gagamitin mula sa inyong, let's say, sa inyong Facebook page, sa inyong na-download na video sa Facebook or sa Facebook page, kunin niyo yung link doon sa Facebook page, nasa right upper corner din yon. Copy niyo yung link, tapos i-paste nyo sa Bitly, pag may account na kayo ng Bitly. Tapos i-create nyo lang doon. Bahala na kayo kung ano yung gusto nyong i-gawing title yung pwede nyong ma-memorize. So, balik tayo. So, kukopyahin ko na lang to. Ang sunod na gagawin natin ay main menu. Okay? So, punta tayo sa main menu. Yun.
itong isa, edit na lang natin mamaya yan. So meron tayong URL, so click natin yung open website. Okay, tapos i-paste natin dito sa baba. So yun na siya. Hindi siya gano'ng makita. Okay. So click lang kayo sa labas, save na yan. So kung napapansin nyo, nakalagay pa rin sa pangalan niya, menu item. So pwede natin edit yan. Gaya yan, yung website na yon ay ang aking Facebook page. Link ng Facebook page na in-edit ko sa Bitly. So, pwede nyo itong edit. As I said, hindi nyo ma-edit to kapag mobile ang gamit nyo, hindi kayo makakapag-type may up. So, dapat na may nakasave na talaga kayo. So, meron na pala ako rito. Copy na lang natin. And paste na lang. Paste. So, yun na siya. Okay. So, ang mangyayari rito, itong contact add the admin, kapag nag-subscribe yung inyong prospect or bagong o yung interesadong maging member, yung mismong messenger message niya, pag open niya noon sa pinakabandang ibaba, sa ibabang ibaba, doon makikita tong contact admin na to, itong sa main menu. Ngayon, pag kinlik niya yon, mapupunta siya ngayon kung saang website mo siya gustong papuntahin. It's either sa web, sa Facebook page mo, or sa tools mo na pinrovide ng company. So, ikaw na bahala kung anong gusto mong ilagay dyan. So, sa akin, ang inilagay ko dyan, gaya ng sinabi ko, yung aking Facebook page. So, kinuha ko yung link, punta ako sa Bitly, kinonvert ko siya, inano ko siya, binago ko yung pangalan. So, ganun lang. Para i-convert ko siya sa Bitly, yung link, para nalalaman ko kung may nagkiklik, para mabilang ko kung ilan yung nagkiklik. So, balik tayo. So, dito naman tayo sa default. So, sa default, meron na rin ako dito. Ito yan. So, dito sa default, dahil meron na akong nagawa, copy ko na lang to. Copy. Tapos, punta tayo sa default. So, edit natin siya. Makikita nyo rito yung edit sa taas. Okay, edit. Click yung edit. Yun, napalitan na lang. Tanggalin na lang natin to. Delete. So, bagong text. Pindutin mo lang yan. At paste. Yun na. So, nakikita nyo, meron doong first name. So, dapat yan maging highlight para pagka may nag- prospect ka, yung pangalan niya lalabas kung sino man yung prospect o sino man yung member mo na mag-subscribe sa ManyChat mo. So, i-highlight natin siya para palitan. Yun. So, click nyo tong ano, itong parang may bilog, tapos may parang para siyang tao. Nasa pagitan siya ng icon tsaka numbers. So, click natin yan. Yung kita nyo yung nag-highlight na blue. Click mo, choose nyo yung first name. Kung napapansin nyo dati, yung nag-subscribe kayo, yung parating automatic na babanggit yung pangalan nyo, no? So, lagyan natin siya ng delay. Kasi meron pa tayong i-add. Huwag muna natin siya i-publish. Tapos text ulit. Diyan natin nalagay yung kasunod. So, sabi ko rito, wait lang po, medyo busy siya. So, copy. At ipipaste ko lang ulit. Medyo diinan nyo. And paste. So, okay na ulit siya. So, delay ulit kasi meron pa ulit. Text ulit. Tinutunyo yung text.
Okay, antayin nyo lang po siya. Okay. Copy ulit. Ngayon nilagyan ko to ng ano ng quick reply. Ang customer ay nag-engage. So pag hindi sila nag-engage, tapos patuloy ka pa rin send and send tapos walang engagement, ang mangyayari ay baka ma block o ma-deactivate yung account mo ng ManyChat. So nilagyan ko siya ng quick reply. So yun, naklik na rin siya. So ang ilalagay natin, nag-ready na rin ako ng okay. Pag pinindot niya yan, copy, paste natin siya doon sa button. Paste. Okay. Tapos, i-click natin yung send message. Yun naman yung action na pagagawa natin. Send message. Click ulit natin. Send message. Okay. Nasa panibagong page na tayo. So, ang message natin doon, salamat po sa paghihintay. Copy. And paste. Ganun lang kasimple. Tapos, okay na siya. I-publish na natin siya. So, pwede nyo siyang i-testing ngayon yung mga ginagawa nyo. Napapansin nyo yung preview dun sa taas. Click nyo lang yon, tapos mag re-respond yan sa inyong messenger. So, dun nyo makikita kung may mali, kung may wrong spelling, or nagkamali kayo dun sa yung kaninang hinighlight natin, yung first name, kung di ba siya nabago. So, lagi nyo iti-test. Okay, bago nyo siya gamitin. So, napansin nyo rito kasi meron na akong ginawa dati. So, meron siyang extra dito. Pwede namang hindi na i-delete yan. Pwede namang hindi na i-delete yan. Pero, delete nyo na rin kung gusto nyo. Delete natin para makita nyo lang paano. So, delete na siya. Okay, publish ulit natin. Yun, save na siya. So, balik tayo sa default. Kasi, ngayon hindi nyo pa siya matetest. Kasi, kung napapansin nyo sa taas, disabled pa siya. So, kailangan natin siyang enabled. So, click natin yan. Yun, enable na siya. So, gagana na siya. So, dito naman tayo sa welcome message. So, itong welcome message, bali ito yung pag doon sila mismo magkiklik o sa iyong page, tapos mag naalala nyo yung greetings, doon siya mapupunta. Pag click nyo yung get started, dito siya mapupunta ngayon sa welcome message. Ngayon sa welcome message, meron kang instruction doon kung ano yung gusto mong pagawa sa kanya, or kung meron kang diretsong link na nasa sa'yo kung gusto mo na siyang idirekta sa iyong sequence. Okay pa, so naka-enable na siya. Pakita ko lang sa inyo paano edit. So sa taas ulit, edit message. So let's say, nag-copy paste na ako. So ito na siya, ipinaste ko na siya. So ngayon dito, may pinapagawa ka ngayon. Sabi mo rito, go. Mag-type siya ng go. So ngayon, kapag nag-type siya ng go, automatic, mapupunta siya doon sa sequence. So, papakita ko sa inyo mamaya kung paano gawin sequence. So, before yung sequence, gawin muna natin yung keywords. Kasi yung keywords dito ay go. Okay? So, mag-type siya ng go, mapupunta siya sa sequence. So, enable na siya. Punta tayo sa keywords. So, sa keywords, may ginawa na rin ako. At meron na rin akong nakaready ditong sequence. So, mapakita ko lang sa inyo kung paano siya gawin. So, kung napapansin niya rito, sari-saring go ang nilagay ko rito. May malaki, may maliit na letter, may parang wrong spelling. So, para pag
alin man dyan ang may type niya o may reply, automatic mapupunta siya doon sa action. So, may dalawang action doon. Kung napapansin nyo, di sa kanang bahagi, may parang basurahan at saka actions. So, yung action, pinasok ko siya doon sa subscribe to sequence. So, ang pinili ko muna ay yung aking ano, thank you page video. So, meron kasi akong isang sequence doon, which is meron akong ano, thank you video. So, yung 8 AM lead, yun na yung pang follow up na sequence. So, yun na yung magpa-follow up everyday. Kaya kung gusto may guwer, meron pa kayong gustong i-add na action, just click nyo lang yung action. Kaya pag natapos na kayo, so click lang sa labas, kahit saan, okay na yun, save na yun. Tapos enable nyo siya. Kasi automatic naman to, naka-enable. So click nyo yan, yung kulay blue na yan. Dapat yan nasa kanan, yung bilog, at naka-kulay blue siya. So, I hope nasusundan nyo at i-post nyo lang or kung di nyo masundan. So, punta tayo sa sequence. Pakita ko lang paano ginagawa yung sequence. So, let's say gagawa tayo ng bagong sequence, click nyo tong new sequence. So, ang nakakita nyo dyan ay nag-exceed na ako kasi meron na akong dalawang sequence. So, hindi ko na siya, kailangan ko mag-delete. Sa madalit salita. So, pang pro lang, sa pro, marami kang magagawang sequence. Kung pro, yung pro ay kailangan mo magbayad ng, I think, $50 per month. So, ayun, kung gusto mong mas maganda rin ang ManyChat mo, I highly suggest kapag ka medyo okay ka na, mag-pro ka. So far ako, hindi pa pro. So, madali ko sa inyo ma-explain to. So, punta na tayo dun sa sequence. Let's, for example, pinindot mo yung sequence, nalagyan mo lang yun ng title. So, ang nilagay ko dong title ay ATM lead. So, yung ATM ay meaning yan eh, average to millionaire lead. So, lahat ng follow-up ay nandito rito. So, click mo lang yan. Kapag ka nagawa mo na yung... So, kung mapapansin nyo, ang dami kong marami akong mga nagawa ng sequence. So, sa first sequence, kung makikita nyo, ito, nasa taas, may message siya. Starting message of any sequence, message shouldn't contain ads or promotional material. So, ibig sabihin yan, dapat yung first na sequence mo, ito, ang first sequence mo, dapat wala siyang picture, wala siyang URL or mga links. Kasi pagka nilagyan mo ng link or URL yan, pwedeng ma-deactivate ni ManyChat yung inyong ManyChat. So, papakita ko na sa inyo ngayon kung paano pag-create ng sequence. So, ang unang sequence natin, pindutin nyo yung may parang oras yan sa gilid. Ito, nakita nyo rito, 2 minutes. Click mo yan. So, normally, pag nag-engage yung prospect, dapat maipadala din natin kaagad yung gusto nating ipadala sa kanila, gaya ng mga video training. Okay? So, click natin. So, ang instruction doon ay dapat walang promotional materials yung unang sequence. So, click natin yan. Ilagay mo doon ay 2 minutes. So, nasa click mo lang siya. Yan, mag-highlight yung ganyan. So, baguhin mo 2 minutes. Ito rin, nagay mo, 2 minutes, click mo lang. Then, dahil nakasave na siya, click mo lang yung save and update schedule. Click mo lang to. Yan, pag naklik mo na yan siya, okay na siya, click ka lang sa labas. Save na yon. So, buksan na natin ang unang sequence. So, dito sa sequence, meron na rin akong nakalagay. Kung meron ka na naka-ready na mga script, so i-copy paste mo na lang yon. Punta ka lang ulit sa Keep. Ganyan. Tapos i-copy paste mo lang siya. Ganyan. Sample lang to, ha. I-copy paste mo siya. Copy. Then ipi-paste mo lang siya doon sa text. So ito, dahil naka-ready na siya, i-click mo yung edit. So let's
let's say na na-paste mo na siya rito, huwag niyong kakalimutan itong first name. Yan. Dapat yan naka-highlight. Green. See, nakita niyo yun. So, dapat yan laging pipindutin niyo itong nasa gitna. Pipindutin niyo yung first name. Yan. Na doble. So, hindi ko na siya ipapublish. So, pag natapos niyo na siya, na i-paste niyo na siya doon, so, i-publish niyo na siya ulit. Click niyo yung publish. So, yun na siya. Kung gusto niyo i-preview, click niyo yung preview para makita niyo rin. So, balik tayo sa ATM. So, nakita niyo doon yung first. Publish ko raw. Padoble kasi ito. I-edit ko isa. Ah, publish na lang natin. Yon, publish. Kasi pag hindi pa na-publish yan, may makikita kang kulay yellow kagaya nung kanina. Doon may tuldok dito kanina, malapit sa ano. So, napansin nyo, walang picture yon, walang links. So, yung second sequence mo, ilagay mo siya, ang time niya, 1 minute. Okay? Tapos, anytime, i-click mo lang ulit yung save. So, ganun ulit. Kung meron ka na naka-reading script, click mo yung pangalawang sequence mo at lagi mo siyang enable. So, dito, ang ginagamit namin dito ay click ulit natin yung edit. Ay, ito, yung card. Okay, papakita ko na sa inyo paano paggawa nitong card. So, sa card, sa mobile mo, dapat may mga nakasave ka ng pictures kagaya nito. So, para sa video 1 to. So, dapat meron ka nang nakasave. So, let me check kung meron ako. Isa? Let's say, ito yung picture nung ano. Millionaire Mindset. Okay? Yung video 1. So, dito. Sa enter. May URL dito. So, dun mo ilalagay yung URL nung video 1. Kung sinave mo siya sa iyong Facebook page, kunin mo yung link doon, i-paste mo rito. Dyan mo siya ipe-paste dito. I-paste mo rito yung link kung saan mo sinave yung video 1. Ngayon, kung i-binitly mo na siya, na-i-convert mo na siya sa Bitly, okay din lang yun para malaman mo rin kung may nagki-click. So, i-paste mo lang siya dyan. Ganyan. Tapos dito mo ilalagay yung title. Halimbawa, video 1 yun. So, balik tayo sa keep. Akin naka-save. Saan yun? Dapat guys, tuloy yung ano nyo para hindi rin kayo mahirapan. Kasi itong pinakikita ko sa inyo, ano lang to, example lang to. Let's say, ito yung video 1. Ha? Ito yung link ng video 1. Let's say. Okay? I-copy natin siya. Tapos i-paste niya sa ron. So, paste natin. So, nandun na siya. So, yung title, let's say yung title nito ay Watch Video Serie or Video 1, copy, i-paste mo siya dito. Tapos dito sa maliit na konting ano lang, konting script lang. For example, Video 1, Millionaire Mindset, dito mo malalaman kung anong mindset ang mga, kung anong merong mindset ang mga millionaire. So parang ganun. So let's say na lang okay, pero para lagyan na lang natin yung ano. Parang ganito. Paste na lang natin siya. So paste. So ngayon pwede mo rin siyang lagyan ng button or ang ipagawa mo rito, dahil nasa, ano naman siya, nasa card, ang ilagay mo rito ngayon sa baba, pakiclick yung image. Like, for example, lagay natin, first name. Mag-type ako rito. So, dito lang, example lang to ah. First name.
paki-click yung image para mapanood mo yung video 1. So copy paste natin. I think mahaba to. Dahil may parang ilan lang ang kayang letter nitong sa baba, 59 letters lang. So paste natin siya doon. So pumasok naman siya. So ganyan lang. So parang binigyan mo siya instruction. Ngayon pagka nabasa niya to, click niya image, mapupunta siya roon sa link. Kung ano man yung link na, kung saan link man yon, sa Facebook page mo or sa YouTube. Pero I highly suggest sa inyo, sa mga bago, i-download nyo yung video 1, video 2, video 3 sa inyong Facebook page. Okay? Para doon mapupunta yung magkiklik nitong URL. So, dahil may nakasave na ako, delete ko yan. So, pagkatapos nyo nang nagawa nyo siya, kagaya nito, kagaya na yan, ganyan na siya, i-click nyo lang ulit yung publish. So, balik tayo ulit sa sequence. So, yung pangalawa, ganun ulit. I-repeat nyo lang yung paano ginawa doon sa una. So, ang susunod na video naman, dapat yung oras niya ay, kasi yung video 1, halos 30 minutes. So, ipadala nyo yung next video within, before 30 minutes. So, napapansin nyo, nakalagay dyan ay 28 minutes. So, yun siya, 28 minutes. Click nyo lang siya. Baguhin nyo yung time kasi naka-automatic yan. Pagka wala pang naman yung sequence nyo ay 1 day yata. Click nyo lang ulit do. Paliin nyo na lang ulit yung minutes. Then, any day. Ito, nasa baba, any day. Yan. Click nyo lang any day. Then, i-click nyo yung save and update schedule. Ito. Okay, so okay na siya. So, ganun lang. Paulit-ulit lang siya. So, I hope medyo nakasabay kayo. So, ganito yan. Shortcutin na natin at medyo wala na akong oras. So, ganito na lang. So, parehas din lang siya ng gagawin nyo sa mga sequence. Ngayon, yung second video, nagkapalit. Naswap ko siya. Ito guys, pwede nyo itong pagpalitin ha. Napansin nyo na pag-swap ko yung ano. Mali ito. Yeah. Mahirap nga lang sa cellphone i-swap siya. Pagpalitin. So yun, napagpalit ko naman siya. Oop. So ganito. Yung first, tandaan nyo yung first sequence, wala dapat link, walang picture or whatever na pwedeng may promotional material. So, wala dapat yon. So, ang firing time nun ay 2 minutes. Yung first, yung second sequence nyo ay yung video 1. Ang firing time nun ay 1 minute. At yung third sequence ay video 2. Ang firing time naman niya ay 28 minutes. At yung fourth sequence, ang firing time naman niya ay 33 minutes. So, kapag napanood niya na yon at hindi pa na-convert si prospect, may follow-up ngayon tayo. So, ang follow-up nating sequence ay after 10 hours. So, ilagay nyo lang doon 10 hours. Then, i-repeat nyo yung video 1, 2, 3. Okay? So, papakita ko sa inyo. So, pwede mong kunin lahat yung link. Gaya nito, punta tayo sa edit. So, nandun na siya sa text. Pindutin nyo lang yung text sa baba. Ah. Ito ah, yan yung text. So, dyan nyo siya, i-copy paste. Okay, so, nandun na yung follow-up mo. I-follow-up mo ulit siya. At nandun na yung link ng video 1, video 2, video 3. Okay, publish ulit natin. Para ma-follow up siya. Ngayon, ang susunod na sequence doon, wala pa rin nangyari, wala pa rin ginawa si prospect,
ilagay naman natin yung susunod ng sequence natin para makuha pa rin natin siya, yung Facebook mo. So kunin mo yung link ng Facebook mo, nasa pag mobile ka, nasa, hindi ako nagkakamali, nasa right upper corner yata ulit siya, or pag binuksan mo sa laptop ay nasa parang baba ng picture mo. So basta kunin mo lang yung link ng iyong official Facebook page or Facebook, yung mismong Facebook mo, para you can keep in touch with her or him. Kung sakaling wala pa rin siyang action, pwede mo siyang i-message, pwede kanyang i-message. So papakita ko lang ulit to. So ang firing time naman niya ay 3 hours. Yan. So napansin niyo doon, gumamit ulit ako ng ano, ng card. Nandun yung picture, nandun yung link, nandun yung instruction ulit, na pakiclick mo lang yung picture sa taas. So may mga ito ulit, pwede nyo gayahin to guys, ha. So yan, so ganun lang ulit yung paggawa niya. So tingnan nyo na lahat yan. Ayan yung mga oras. So ginawa ko siya lahat one day, after one day, after one day. So of course yung Sunday, gusto ko lang talaga siyang ma-send ng Sunday. So pumili lang ako ng oras. You know, pagpili niya ng oras, yan, set between. So kasi yung message ko doon ay for exclusive for Sunday lang. Gaya nito, yan, click ko. Yan ang message ko sa kanya. So next time iisa-isahin na natin siya. So I hope medyo may nakuha ka na rin kahit konting idea sa tutorial na to, paano ginagamit ang mobile, paggawa ng ManyChat. At huwag niyong kakalimutan na yung tatlong toldok sa right upper corner, yung desktop site dapat yan naka-check, ganyan dapat siya, kulay blue. Okay? So, yun lang muna guys. Sana may natutunan kayo ngayon. God bless.